guys, my name is Irish and welcome back to another video. So if you're new here, hello and welcome. Again, my name is Irish and I'm an expat Pinay living and working here in Dubai, UAE. Morning everyone. Today is a Sunday and time check, it's already 8:45 ng umaga. Nakapaglaban na rin ako, nakapagsampay. So may mga chores na tayo nagagawa. Linis-linis si Sissy and si Sachi, may work sila today. Si Sachi mamaya pa naman mga 1 p.m. Anong ganap for today? Linis. And later tonight, pupunta ako sa clinic kasi it will be my first session ng aking root canal. So yes, root canal on a COVID, parang hindi siya success. Pero wala tayong magagawa. Sumasakit ang ipin, kailangan na natin ipagawa para makalafang tayo ng bonggang-bongga. Ayun, yun yung itinerary and agenda natin for today. Tara, samahan nyo kami. Nood lang kayo, pampag-good vibes. Ng mga ganap-ganap sa amin, alam ko gustong-gusto nyo itong mga vlogs-vlogs. Kahit lagi lang kami nandito sa bahay. Pero thank you for appreciating our vlogs. Later, try nating mag-shoutout and mag-answer ng mga comments. Kasi merong mga messages dun sa mga previous vlogs natin. So, gagawin din natin yan later. So, for now, yung aking dito customer nag-request ng coffee. So, gagawa tayo ng Dalgona Cappuccino. O, diba? Hot coffee. Wag naman cold hot. I've tried it a couple of times na. And so far, na-enjoy naman ni Sissy. Ayan si Sissy. Diba, say? Sabi mo naman, na-enjoy mo. Oh, sabi mo, na-enjoy mo. Masarap yung gawa ko. Okay. So basta daw ang request lang niya hindi masyadong matamis kasi yung first try ko is medyo matamis, yung second try okay na siya. So ito yung ngayon yung third try ko and i-share ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. Good morning, guys. Ano ba? Ano siya, lagi siyang meron yung sa eye mask kasi minsan pag hindi papatay yung ilaw and matutulog na siya, at least hindi maliwanag. Ginagawa mo? Ito naglalasada, guys. Add to cart! Baliktad nga ito eh. Ang pasok nito, 1 o'clock. Pero mga 7:30, dilat na siya. Pag 8 o'clock ang pasok niya, pahirapan pang magising yan ng 8 o'clock. Actually, guys, na-start ko na yung paggawa ng coffee. Naalala ko lang na mag-vlog nga ako. So, ito na siya. Wait, pakita ko sa inyo. So, ito na yung ginagawa ko. This is 4 tablespoon ng ito, Nescafe Gold, 4 tablespoon and then 4 tablespoon ng white sugar and then 4 tablespoon din ng hot water. So similar as to how you do your Dalgona coffee. So yung ifa-froth lang natin, gumagamit ako ng frother from IKEA. So ifa-froth lang natin siya. So, sa Dalgona Cappuccino, ang madami sa kanya din, similar is yung milk. So, depende kung gaano kadami yung gusto nyong inumin or gaano kalaking cup yung gusto nyong i-fill. Ganun kadami din yung at least yung milk na gagamitin nyo. So, itansyahin nyo na pag malaki yung cup nyo, so for example, I'll be using this. So, ito. So, ganyan. Tansyahin nyo kung gaano ba kadami yung coffee na gusto nyong ilagay dito. And then, just add yung parang i-adjust nyo lang yung a little bit Dalgona cream or yung winip nyo na Dalgona something. Make sure na ilalagay nyo dito. Kaya, ayun. Tansyahin nyo lang. So, for today, hindi naman kasi madami yung coffee na gagawin ko. Ipapakita ko lang sa inyo on how I do it. And since hot nga yung gagamitin natin, so we have to heat yung ating milk. Heat ko muna siya while I'm whisking na or doing yung mixture natin for the Dalgona.
Ayan na yung aking cappuccino. So, ayan. Different take ng cappuccino a la dalgona or dalgona. So, ipapatikim na natin siya kay Sisi kung pasado ba. Sisi. Ang dinubuka. Hindi yan fake ah. Totoo yan ah. Hindi ko yan siya sinusuhulan. Same dun sa iced dalgona coffee nyo. Kung gusto nyo ng lesser sweet, ganyan. Usually cappuccino, hindi naman talaga sila matamis, diba? Hindi sila ganun katamis. So, bawasan nyo yung sugars. Ito naman yung mixture nung sa akin, guys. So, ang gawin nyo pala is, ihalo nyo ng ganyan para ma-even out yung sa ibabaw at mas magandang tingnan. So, yan ang aking finished product ng dalgona. Hi, guys. And then, ang partner natin dun sa dalgona cappuccino, mag-try tayong gumawa ng tuna pie a la Jollibee. So, I've been seeing that sa Facebook and sa YouTube. Yung mga, I think yung iba nakakabili sila nung mga frozen foods sa Jollibee, like sa Rustan's, ganyan. Pero yung iba, nag-DIY sila. So, try natin yung DIY. And let's see. So, kung marunong kayong gumawa ng tuna sandwich nyo, it's the same thing. So, kuha lang kayo ng canned tuna, mayonnaise, and salt and pepper to taste. So, yun muna yung gagawin natin. Yun yung first step. So, meron na tayong tuna spread. Ito-try natin siya two ways, guys. Kasi nung unang gumawa si Sisi ng DIY tuna pie, hindi siya kumapit or hindi masyadong okay dito sa bread namin. Kasi itong bread na itong white bread, medyo sticky siya. So, nagka-crack daw yung bread. Kaya hindi masyadong okay. Try natin siya. So, ito yung una. Ito-try ko muna siya dito. Pag hindi din nag-work, ito-try ko siya sa tortilla wrap. Ilalagay natin siya. Ito-try natin siya doon. So guys, for this tuna pie a la Jollibee, hindi tayo gagamit ng tasty bread kasi medyo hindi okay pang flatten yung aming tasty dito dahil nagpuputol-putol siya ganyan. But anyways, ito yung gagamitin natin. Gagamit tayo ng tortilla wrap. We'll see kung ma-achieve natin ang ating tuna pie with this, okay? So, ito na yung tuna pie na nagawa natin. Diba, ang ganda niyang tingnan. Lakas maka-Jollibee talaga. So, ang gagawin na lang natin is, iwa-wash natin siya sa breadcrumbs and egg. Hi guys, so yung next step is, iwa-wash natin yung nagawa na nating tuna pies sa breadcrumbs and sa egg. So, wala akong panko and ayoko naman ng sky flakes. So, okay na tayo sa breadcrumbs for now. Pag breadcrumbs, hindi lang siya masyadong itsura ng tuna pie. So, dapat medyo low heat lang kayo para hindi siya masunog. Ayan na, guys. Narealize ko ngayon, dapat pala cheesy tuna pie ginawa ko. Pero, ayan na yung tuna pie. Ayan na. Such, try mo naman yung tuna pie na gawa ko. Ayan, nag-assemble siya nung rack, nung mga plato-plato. Hindi lang kita yung parang mga prines mo sa gilid. Hindi siya naging visible. Kaya ma'am, parang hindi convinced. Kaya ma'am, siguro dapat mas creamy yung tuna na ginawa ko. Pero may crunchiness na siya.
Ito na yung mga level up ng sandwich nyo. So, instead of just doing the normal tuna sandwich, o, diba? Iganto nyo naman. Hindi nga lang healthy kasi ifa-fry nyo pa siya. Pero, para lang maiba. Try nyo naman. Respeto siya nagluto. Para makainom ka ng gamot. Ayaw mo siya yung try. Hindi talaga itadry. Nakakabastos kayo siya gusto. Wala sa buyas doon. It's because it's me. Hi guys! Time check, it's already 12:25. Wala pa kaming lunch. Akala ko yung binaba ko pork. So, bababa lang ako saglit sa West Zone para bumili ng pork. Ayun, para bumili ng pork. And hindi na ako magdadala kasi mahirap pa magbitbit. I mean, hindi na ako magdadala ng camera kasi mahirap magbitbit. Ako lang mag-isa yung bababa. So, hi guys! I'm home. So, ang ginagawa ko ay nagluluto lang ako ng sinigang for late lunch. It's actually 1:45 na. Hindi ko pala siya na-turn on kanina bago ako maligo. Ang gusto ko sanang mangyari was habang naliligo, naka-pressure cooker na siya para paglabas ko medyo okay na. Pero hindi pala siya naka-on. Ang talino, ang galing. So yun, that happened. Nababa ko pala, or mali pala yung nababa ko, instead of pork, chicken pala. So since naka-thaw na yung chicken, i-marinate ko na lang siya. Para, alam mo yun, masaya. So, marinate ka lang yung chicken and then sinigang. Yun. Tapos, meron naman na tayong kanin. So, iniinit ko na lang yun. Actually, guys, I was really planning na medyo mag-healthy or mag-low carb from May 1. But yesterday, May 2nd, nakalimutan ko na naka-low carb pala ako no rice diet. Kumain ako ng kanin with my pina pa. Kung napanood niyo yung vlog na yun. Ayun, kumain ako ng kanin. And then, gabi ko na lang na-realize na bakit ako nag-kanin. So, meron tayong isang mess. But kahit sa sinigang, we'll try na no rice pa din tayo. Kaya okay na din na may chicken. Kasi if ever magutom ako mamaya, may papapakin akong something salty. Tapos pala guys, sa West Zone, meron sila nito. Ayan. Tonkatsu. CDO tonkatsu. So, Japanese-styled breaded pork cutlet. Try natin kung okay din po. Ibig sabihin, try. Ibig sabihin, bumili. Itatry, pero hindi ko ngayon lutuin. And then, I also bought yung... Bibili ako ng pork sa West Zone, tapos ipapakot ko siya ng sobrang nipis bacon style. Kasi ginawa ito ni Sisi nung nakaraan niya ng sarap. Yung minarinate lang niya, tapos ipiprito yung ganyan. Ang sarap niya, medyo crunchy. So, bumili uli ako niyan. Para siyang pork shop na pork belly na. Alam mo yung kinakain sa Denny's, meron silang parang breakfast meal doon na lechon pork belly, something. Lechon pork belly, ganyan. So, ganung style yung gagawin natin. Mas masarap sa Denny's. Hindi ako masyadong madinjan. Linis-linis. Madami pang lilinisin sa bahay, guys. Kaya hindi ko masyadong pinapakita yung bahay kasi makalat talaga siya. Especially this week until mga next. Kasi nga, yung nag-aayos kami para dun sa pagdating ng kama ni Sisi. So, magkakaroon na ng kama si Sisi. Deserve naman niya yan. Deserve niya para magkaroon siya ng own kama na niya at mas relax siyang magpapahinga. Hi! So, tapos na ako magluto. So, ayan yung sinigang. And ito yung sa akin. Sabaw-sabaw, gulay, and all pork lang. Yay! Hi guys! Time check, it's already 3:30 ng hapon and naglilinis ako ng ref. Yun, linis ako ng ref. Actually, naglilinis ako dito sa kitchen. Preparation nga ng kitchen and pantry tour na request nyo. So, ayun. Ito na. Ito yung naayos ko sa ref. Again, yung in-between plastic kasi yun. So, nasira na siya. Bumigay, kaya wala na kaming divider between yung aming freezer. So, ayan lang, diba? Daming fries. May chicken, may pork, tapos may
ice cubes lang. And then dito, na-ice ko na rin siya yung mga leftovers sa taas. The squid balls, and then ito yung tonkotsu. And then ito yung mga panggisang pork. And then, yung hotdog sa IKEA. And then, ito yung sa ref, o diba, makalat pa siya. Ayusin din natin yan. Pakita ko sa inyo later kung ano ang kalalabasan. Hi guys! Ito na yung naayos ko. Ayan, hindi naman tayo magtutour after, pero ayan na yan. Yung aming food dito sa ref. Ayan. Mga gulay, mga prutas. And all. So, yun. Diba? At least kahit pa paano maayos na compared kanina. Dahil hindi nila ako pinapansin, ginawan ko sila ng ganito. Medyo fail, kasi dapat melon talaga to. Honeydew pala yung nabili ko. So, pagtsagaan na lang nila kung ano man to. Hindi ko sure kung masarap. Kasi tinagyan ko siya ng mangga. Ano? Hindi siya nasarapan. Iba yung lasa, no? Hi! Nakalimutan ko nag-vlog pala ako. 6:10 na ng gabi and nagpiprito ako ng fried chicken. Merienda nila. O, diba? May pamerienda pa. Fried chicken. Yung kinikrave ko ngayon kasi is yung toyo na fried chicken. Kaya gusto ko na something na maalat. Kaya yun yung piniprito ko ngayon. Bakit ganyan? Meron sa ilalim. Gusto niya kasi breast pork. Hi guys! Time check, it's already 8 PM and nagtutupi lang ako nung mga nilabhan ko. Si Satch, ayan, nag-work pa din siya. And then si Cici, nagugas ng plato. Ayan, mga typical days lang naman guys, dito sa bahay. So, ako yung naglalaba, nagsasampay at nagtutupi. Hindi nila favorite chore yung anything related sa damit. Ang gusto lang nila sa damit, gamitin. Magsuot ng damit. Pero mahilig naman sila magluto. Inuuto ko siya kasi masakit binti ko. Sus, takas ano naman? Yung meron naman lambing. Guys, si Cici ang hilig tumambay sa banyo. Ang hina naman ng internet dun. Alam ko na gagawin ko para lumabas. Pagpatayin ko yung internet. Meron siya 4G. Naka-4G siya pag sa banyo. Hi! Mapag-shower na ako. And getting ready to sleep. Iinom pa pala ako ng gamot. It's already 11:10. Si Satch, nag-wrap up na lang siya for work. Kasi hanggang 10 talaga yung work niya. Buti na siya ng lagay na yan. Pero kailangan na rin yung mag-power off. Shortly, para matulog na kami. So, yun lang guys. Yun lang yung video for today. Sana na-enjoy nyo kahit dito lang tayo sa bahay. Kasi ganun naman yung mga nababasa ko sa comment section na na-enjoy nyo yung mga simple vlogs namin sa bahay or dito sa Dubai. And sana kahit mga ganitong videos napapasaya or na-enjoy nyo at sana nakakatulong kami sa kung ano man yung napagdadaanan nyo. So, if you like this video, be sure to give it a thumbs up and show some love by subscribing to my channel. I'll see you guys in my next video. God bless and may the fab be with you all. Byers! Sachi! Byers! Stop working!